Manny Pacman is one of the guest speaker, JZTT, Jesus Christ the Deliverer Church in Giginto, Bulacan. Oh, everybody excited! So many people waiting to Manny Pacman. It's one of the candidates for president election in year 2022. Yeah, so excited everyone, and happy waiting to Senador Manny Pacman. It's one of the guest speakers, Jesus Christ, the Deliverer Church. Oh, Manny is here, wow, so elegant. Car, so amazing car. And everybody started shouting out of Manny to get out of his car. Oh, and say, Manny. At naghiyawan sila na. Oh, I think Sister Isabel Cayazo is there. Oh, my sister blogger. Ayan, picture sa Sister Isabel Cayazo, picture taking. Manny Pacman enter the church. Jesus Christ delivered. Ayan, and going to after the relax just a minute and eat and have a bit of time to die or we need to relax before she keep on and then just a minute I think Baba, ayan na si Manny Pacman going down. Kailangan ipaglaban. Alam ko, nag-i-enjoy kayo manood ng ano. Good afternoon, brothers and sisters. Kumusta man ang buhay Kristiyano? Parang ano? Kumusta man ang buhay Kristiyano? God is good all the time. Yes. As a Christian, as a body of believers, make sure that our daily activity should come from our new identity as a Christian. Hindi tayo yung malagay doon sa fake Christian. Kailangan totoong Kristiyano tayo. In that side. Because no one can deceive God. No one can deceive God. Lahat, alam niya lahat. Pati yung bintik ng puso natin, alam niya lahat yan. Therefore, brothers and sisters, una-una, nais kong pasalamatan ang ating Bishop Ted Malangin. President of Bishop Conference of Bulacan. And Pastora Lily Malangin, wife of Bishop Ted, and doon sa taas. Na-meet ko sila sa taas kanina. CBMEP, Christian Bishop Ministers Association of the Philippines, Bishop Ray Santillana. UNIMAB, UNIMEB, United Ministers Association of Bulacan, Ray Cross. Yeah. Alliance Values Formation of Bulacan, BBCSR, Sakdalan.
Brother Kadham, CEDHAM, Bishop Pastor Dan Osorio. Sa ating Jesus Christ, the Deliverer Church, Bishops and Pastors, good afternoon to all of you. Ano pong lang kung magsishare muna ako? O yung plano muna natin, sige, magsishare muna ako. Sabi ng Bible sa James, you believe that there's one God, good. Even the demons believe that in each other. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? So as a Christian, make sure that our daily activity should come from our new identity. So there's a lot of Christian people claiming that they're Christian, but sa totoo lang, nasa sarili natin kung tayo ay totoo o fake Christian. Yan ganyan na-encounter ko. I've been meeting people everywhere, kahit sa ibang bansa. Dami ko nakakahalubilo, nakakamit na mga nangimit na mga tao, pero may mga totoo, may dyan hindi, Christian. At alam mo, pagkaano kayo may Holy Spirit ka as a Christian, you can discern ka ganun, maka-discern ka ganun sa heart ng tao. Diba? Diba, bisip, maka-discern mo ka ganun yung tao kung totoo siya o hindi. So, and I believe that all of you has the, mayroon kayong Holy Spirit ng Panginoon. Kasi yan yung silyo mo na ikaw ay tunay na Christian pag may balaang Espiritu ka. Kasi pag wala kang balaang Espiritu sa buhay mo, Holy Spirit sa buhay mo, kailangan mong i-check yung sarili mo kasi it is impossible na mabaptize ka ng Holy Spirit if you have hatred, envy, yung envious heart, parang anger, hindi ka pwedeng mabautismon, hindi ka pwedeng ba basta-basta ganun lang. So yan po yung natutunan ko as a Christian, because when I surrender my life to Jesus 10 years ago, talagang binuhos ko yung buhay ko. Talagang dinalikuran ko lahat ng mga wicked activities na ginagawa ko palagi. I thought before that, I surrendered my life to Jesus, alam niyo sa totoo lang, I thought I am a godly person. Totoo lang, totoo yan kasi ako. Lagi ako nasusuot ng rosary, alam niyo, rosary, tapos nagdadasal ako palagi, nagro-rosary ako. But na-realize ko pagdating, pagbasa ko ng Bible, nung nagpasala ako ng Bible, doon ko na-realize na hindi pala ako talaga tunay na Christian. Kasi nung nalaman ko, bakit nung nalaman? Kasi nagbasa ko ng Bible, nung sinabi doon, hindi pala, I'm just claiming that I believe God, but the truth, I don't really believe God, I just know God. We need to say, believing and knowing is different. Magkaiba po yan siya. Dahil if you really believe God, you obey. And how to obey the Lord? By reading the Bible, the scriptures, day and night. And meditating, memorizing the scriptures so that you may be careful to do everything written in it. Then, you become prosperous and successful. Amen? So, make sure that our relationship to God is strong enough to claim that we are a true Christian. Amen? Para mahina naman. Amen? Yun! Pinapasaya ko lang para ma-antok kasi natapin dito sa lugar ito. Yan po yung sinasabi ko palagi. Maraming, alam niyo, as a Christian, maraming natin ma-encounter, hindi lahat yung kumbaga, Christian ka, believe sa'yo lahat ng tao, no.
As a Christian, maraming mag-criticize sa'yo, maraming magpupuna sa'yo, maraming mag-ano sa'yo, Christian, pero, yan, but make sure na, katulad ng ginagawa ko, madami nag-criticize sa akin, maraming nag-ano sa'yo, pero, bakit ko sila mapansinin? Kasi, alam naman ng Panginoon yung puso ko, at yung mga ginagawa ko. Di ba? Bakit sila ba makapagpaligtas sa akin? Sila ba makapag, paay sa buhay ko? Hindi naman, ang Panginoon naman. Pero, ito ang natutunan ko sa buhay ko. Sa buhay, experience ko ito, sinishare ko lang sa inyo. Kahit na marat, ano man ang mga tao na maninira sa buhay mo, try to pull you down, no? To put you to the ground. But ganyan, talagang patapain ka basta ikaw ay may tunay na paninindigan, paniniwala sa Panginoon. No one can put you down. That's why in God, all things are possible. So therefore, yun yung sinisir ko yun, hindi ko nabahan kasi baka mamaba pa lalo. Mag-share pa ako sa inyo ng plataforma ko, plano ko, bakit ako tumakbo, nag-decide. Ang Panginoon, at ito po nakakaalam ng kanyang puso sa mga sandali ito at siya pagtagumpay mo sa larangan ng paglaban ng presidential para maging presidente ng aming bansang Pilipinas. Ikaw ay sa Presidential Chapter 2. Ikaw ang nag-uupo ng mga anak mo para maging hari at ikaw rin nag-aalis. Kaya let your will be done ng awal on him. Lord, we thank you, we bless you, because you answer our prayers. In Jesus' mighty name, as we pray. Amen. At maraming naging presidente ay nagsabi na tutulungan nila ang magsasaka. Pero hanggang ngayon, hindi pa na-implement ng maayos ang land reform. Ano po ba ang mga bagay na panukala nyo? Regarding dito, at sa mga bundok natin na pwedeng, sabi nga nyo kanina, ay ayaw natin na mag-import. Kundi personal tayo mag-export. Samantalang napapabayaan natin ang bundok natin na nauubos na. So, ito bilin po, pag yan po, dahil yan ang din ang binigay ng Diyos sa atin, in Genesis chapter 2, ang lahat ng bagay ay pangahalaan natin. At yan ang isang bagay na inutos kay Adan, na unang dapat niyang pamahalaan, unang pamilya, pangalawa ang kanyang kapaligiran. Thank you very much po. Ito po, ako po ay tumatakbo at kinukumbinsi ang sambay ng Pilipino, hindi para dahil sa sarili ko. Tumatakbo po ako para tulungan ko ang sambay ng Pilipino. Tulungan ko ang ating mga kapayang ng hirap. Tulungan ko paula rin ang ating bansa. Yung iba naman dyan, ang kakaiba ko lang sa kanila is marami na silang pangako, nangako na sila na nangako, pero binubula lang nila yung tao, ang mga taong bayan, pero wala naman sila talagang, hindi naman talaga totoo. Para lang po makuha nila yung sinasabi nilang winning, yung panalo, para mamailig sila doon sa posisyon na yan. At wala, ilang, ako sawang-sawang, alam sa totoo lang, hindi ko kailangan ng posisyon sa gobyerno. Hindi ko kailangan ng ano doon. Bakit kukuluhin yung sarili ko? Naranasan ko yan. Paging sohisikat, paging may pera, pagiging may power. Naranasan ko na lahat yan. Hindi ko na kailangan dito. Kaso lang, tuwing may nakikita ang mga mahirap na tao, lalo-lalo yung mga natutulog sa gilid ng kalsada, makikita ko ng pamilya na nahihirapan, nagugutom. Hindi ko po sila kahit talikuran. At ang sinisisi ko palagi, itong sistema ng ating panggobyerno na bulok at maraming mga kawatan at puro mga pangako pagdating sa eleksyon, ilang beses na tayo nakarinig, nabibingi na ako, kayo rin, nabibingi na kayo, sa puro mga pangako na inagawa ko. Wala naman eh. Pero this time around, ako magpupos, declaring war against corruption, ipapakulong ko silang lahat. Makita natin sa sambay ng Pilipino, ito na yung pagkakataon na makita ninyo, ma-witness ninyo ang mga kawatan sa gobyerno magsama-sama sa kulungan. Doon sila sa kulungan.
At yun naman pong mga magsasaka po, ito po, nararapat lamang po silang bigyan ng importansya. Kasi po yung mga magsasaka natin, sa totoo lang, sila po ang, katulad yung sinabi ko niyan, malaki po ang utang na loob natin sa kanila. Sila po ang nagpapakain sa atin. Bigyan po natin sila ng importansya. Nabigyan natin sila ng importansya, palalakasin natin sila ng masagana yung buhay nila. Kumulat ang buhay nila, ang buhay nila. Believe me, pag ang goal mo is huwag mag-import ng bigas o kaya mga basic commodities, anong gagawin mo para magawa mo yun? Diba? Is lahat ng suporta mo na kailangan mo isupport sa mga partners, gagawin mo para hindi na tayo mag-i-import ng bigas. Diba? Ang makinabang mga farmers. So ito na yung pagkakataon para sa mga farmers natin na magkaroon sila ng boses at karapatan at ipagla. Ito yung pinaglalaban ko, ito yung pinaghugutan ko ng lakas ng loob. By the grace of God, we will be victorious next year. Because in God, all things are possible. Thank you. Okay. Okay na. At wala nang question. At tayo. Okay na. Time's up. Okay. Tayo po. Last na. Okay. Last na raw. Okay. Ikaw, Bishop Pacheco. Microphone, please. Ayan. Okay, magandang araw po, Senator Manny Pacquiao. Ngayon, tinatawag kong president. Actually po, buhay na po ako na ang naging presidente po, kung panahon po ay si Marcos, President Marcos. So, alam po natin ang naging problema ng bansa na ipinukul po sa kanya dahil siya po ay nag-declare ng martial law. At alam po natin ang dahilan bakit po siya nag-declare ng martial law. Dahil alam natin na gusto po ng ating pong minamahal na presidente na ang bansa po natin ay magpatuloy po sa pagiging demokratikong country. Kaya lang ang naging problema po, gusto po ng kumilis ng bansa sa kopi ng bansa po natin. Kaya po, nagkaroon ng martial law. Kaya lang po ang nagiging problema po natin, simula po nung siya po ang naging presidente at napalitan na nagkaroon po ng EDSA hanggang sa mga susunod na panahon, ang nangyayari po, parati pong nirarali yung presidente. At pagkatayo na po ang presidente, alam natin na raralihin pa rin po kayo kahit maganda na po ang inyong ginagawa. Dahil yan ang nakita po natin kay Duterte. Ito po ang nakita ko pong problema po na isa sa pinaka mabigat na nakikita kong problema ng bansa natin. Simula po nung ako ay bata hanggang sa ngayon, ang edad ko ay 55 years old. As a bishop, nakita ko po na napasok po ng mga komunista ang ating pong gobyerno. Kaya po napakarami po natin dyan, kilala niyo po yan kung sino yung mga nakposisyon dyan. At kilala niyo po natin na yung pagkatinitilo o tinuturuan at pinag-aaral ng ating pong gobyerno na nag-aaral po sa UP, PUP, sa mga state university. Pinapasok po yan ng mga MPA at kinukuha po yung mga matatalinong tao at dinadala ng bundok kasama po ng mga magsasaka na talagang pinupuntahan ng mga yan ng mga makakaliwa upang sila ay gawin at magundok at lumaban sa ating pong gobyerno. Kaya hindi po natapos-tapos yung kararali ko sa ating mga pumuposisyon kahit mahusay na po ang presidente. Ano po ang plano po ninyo para po sa pagay po na yan? Salamat po. Ganito po kasi napasok po tayo because sa bulok ng sistema ng ating paggobyerno. Sa puro kurap na lang ano. Ganito, ang problema ng bansa natin, ang pinakapunot doon ng problema ng bansa natin yung pong korupsyon. Yung korupsyon po, dahil sa sobrang kurap na ng bansa natin, kung ano-ano na lang nangyayari, kaya nga po, wala nang pangil yung batas natin. Wala nang ngipin yung batas natin. Wala nang ngipin ang ating gobyerno. Mas mataas na yung mga oligarchs kaysa gobyerno na dapat supposedly lahat ng mga oligarchs under by the government. Kumbaga sa ano, there's an authority which is the government. All of us bound to the authority, submit to the authority. Yan po nakalagay sa Bible na the authority is established by God and instituted by God. Sabi ng Bible, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Therefore,
all of us is bound to the authority. So, mindusi po, yung corruption po. Ganito, since corruption, ang pinakapunong dulo ng ating bansa, bakit tayo mga Pilipino mag-i-elect ng mga corrupt? Think about it. Ang buto natin, ngayong darating na eleksyon, ang buto natin, napakamahalaga po yan, kahit isa lang po yan, bawat isang buto, mahalaga po yan. Ang buto na binibigay mo, hindi po yan isang buto lang, kundi yan po ay kinabukasan natin. Praise God. At magandang hapon sa inyo lahat. At tayo dadako sa ating Q&A, question and answer portion. Malay niyo, manalo kayo. Ano? Praise God. At Senator Wally Pacquiao, thank you sa iyong pagbisita sa probinsya ng Bulacan. There is power in verse. No? At mamaya-maya, pagkatapos ng question and answer portion, ipapadalangin natin siya na ang kalooban ng Diyos sa musunod, hindi ang kalooban ng sino at tao. Kaya unang tanong ay ibibigay ni Bishop Ray Santillana para pakinggan po ng ating mga kapastoran ng mismo. Sige, Bishop Ray, ready tayo na magtanong kung ano gusto mong itanong. Ako ang ano. Mr. President. Ano po ba magiging tungkulin ng mga pasto kung kayo po'y nasa Malacanang na? Yan po ay, alam niyo po, manda kayo yung nasa upasan kasi magbibisit po kayo pagdating ng panahon kasi kayo po ang priority na gagamitin ko para sa paglutas ng ating problema ng ating bansa. Tulad po ng sinasabi ko, kahit anong patasipasa mo, kung hindi natatakot sa Panginoon, walang takot sa Panginoon, magnakaw yan. Pero yung mga na may takot sa Panginoon, mapagkatiwalaan yan. Kahit na ilagay mo sa harapan yung pera niya, kahit walang nakakita, hindi niya nanakawin yan dahil may takot siya sa Panginoon. So ang mga pasturan, kasi mag-create po kasi ako ng anti-corrupt commission. So, marami din appoint doon yung mga pastors, mga brothers and sisters natin na may dedication, may dedicated to serve the people, and then kukunin natin sila para mag-servisyo. Hindi lamang sa pagtupad, paglinis ng ating gobyerno, kundi mag-share ng Word of God. Yan yung importante. So,